sakop po ninyo yung i-hard lockdown this week, di ba? Kailan niyo ba magsisimula? May araw na ba? District 1 siya. Pina-finalize ngayon kung anong araw. It's either Saturday, Sunday, or Sunday, Monday. Ah, so itong weekend pa? Mm-mm, over the weekend pa pala. Mm. Natatagal po ng 2 days din, ma'am. 48 hours din. Oh, pareho rin sa Kampalok. Ma'am, pero medyo komplikado ang sitwasyon din ng District 1, di ba? Kasi, well, yung Sampaloc ay mostly residential. Pero ang District 1, samut-saring na nandyan. Meron kayong port area, meron kayong divisoria, meron kayong night market divisoria, meron kayong residential area. Eh, paano i-handle lahat yan? Kasi yung night market, papayagan daw eh. Yung port area, papayagan din yun. So, medyo samut-saring po yung sitwasyon niyan sa lockdown. Tama. Pinake into consideration ni Mayor, siyempre, kaya nagpo-finalize sila ngayon. Kaya nga gusto sana ni Mayor Sunday and Monday kasi mas konti ang bumabiyahe sa port area. Pinaka hindi busy sa port area. Kaya gusto niya ng Sunday, Monday sana. Pero wala pa talagang definite day if it's Saturday, Sunday or Sunday, Monday. Pinake into consideration ni Mayor lahat. Kaya pinamigay niya na rin lahat yung mga ayuda para sa taong bayan. Yung sa senior citizen, pinamigay na niya. Nagbigay ng 1-5 pagkatapos yung ensure na data sa PWD. Tapos meron pang batch ng ayuda rin na bibigay bago kami mag-lockdown. Of course, the barangay officials are involved in this. Sila mismo yung nakatutok sa tao. Ma'am, ano ba yung nag-trigger sa local government para i-lockdown itong District 1 ng Tondo? Gano'n ba karami yung mga pasaway dyan? Actually, sobrang dami talaga. Like, kahit na meron kaming curfew, lumigid ka sa buong Tondo yung mga parte ng pagbaba ng tulay sa Delpan, papunta sa Erbosa. Sobrang dami pa rin tao sa lansangan. Kaya hindi talaga ma-contain yung disease eh. Kasi hindi naman natin alam talaga kung sino yung mga carriers, di ba? So, itong lockdown na to, kaya nag-ano na si Mayor kasi kailangan na natin somehow matigil at saka ina-identify talaga namin yung mga lugar na may probable cases. Oo. And what do you wish to... Yan. Yes, ma'am. Ma'am, what do you wish to attain from the imposition of lockdown over the weekend? Yes, kahit na 48 hours siya, at least meron kasi kaming areas na identified na merong mga cases, di ba? So yung mga probable cases na yun, ma-isolate na namin. Maihihiwalay na namin kasi magma-mass testing kami at testing. The same time. So parang random testing din yung gagawin ninyo dyan, ma'am. Yun ang kailangan naming malaman. Ma'am, for the benefit of the viewers natin, lalo na yung mga nasa District 1, ano ho yung parameters? Ano yung mga patakaran pagsapin itong lockdown na ito? Ano yung pwede, anong hindi? Sinong pwede, sinong hindi? Meron kaming pinapamigay na, meron nakakakuha ng pass talaga. Like ako, for example, kasi meron kaming, kung Monday siya, meron kaming session, di ba? I have to attend the session then. Although, senior citizen ako, sabi ni Isko pwede na hindi umattend. Pero siyempre, tungkulin ko pa rin na mag-attend ng session. So, meron pass na pinamigay. Yun. Tapos, yung mga barangays talaga ang nagpapatupad niyan. At talagang siguradong walang pwedeng lumabas. Yung Tondo, for the first time in history, magiging ghost town yan. For 48 hours lang. 48 hours lang.